Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw ay panibagong tutorial na naman ang isi-share ko sa inyo. At ipapakita ko rin yung bagong gamit na nabili ko. No. Dahil ang tutorial na gagawin natin ngayon ay about mug and magic mug printing, ay isi-share ko na rin sa inyo yung nabili kong bagong gamit, no, about sa pagpiprint ng mug. At ito ay ang Quaff Mug Press. No, ito ay nabili ko mula dun sa mga kinita ko ng mga nakaraan nating project. No, ganun kasi ako, no, dahil syempre may pangarap tayo na lumaki yung negosyo natin na to. May pangarap ako para sa pamilya namin, sa magiging family ko in the future. No, kaya sinisikap natin na mapaganda yung negosyo natin. No, kaya hindi tayo kagaya ng iba na kumita lang ng konti, bibili na ng gadget o ng kung ano-anong walang kwentang bagay. No, ako, nakasanayan ko na din kasi yung simpleng buhay. No, kaya, kumbaga, kontento na rin ako kung anong meron ako. Kaya, ang ginagawa ko palagi, sa tuwing ako ng medyo malaki-laking kita, ay binibili ko ulit ng mga gamit na pwede ko rin pagkakitaan. Okay, so ito, bagong-bago to. Papakita ko sa inyo. Yan, box natin. Kahapon marami akong dumating ulit na supplies, mga mugs, no, tatlong box, at iba pang mga consumables. At ito nga, itong mug press na to. Lagay ko muna dito. Ayan, so ito na. Hindi na tayo mahirapan. Meron na rin akong mug press dito sa 6-in-1. Kaya nga lang, pagka may mga project akong sabay-sabay, nagkasabay ang t-shirt, mugs, ay nahirapan ako masyadong hassle ng pagtatanggal-tanggal. At naisip ko rin na pag may mga gawa ako na siguro mga 50 to 100 na mugs, ay dalawa yung magagamit ko. Dito sa 6-in-1 and itong mug press natin na bago. No, kaya ako binili din yung ano na yan, yung mug press na yan para doon. At yun nga, kahapon ay mukhang mauubos na ulit yung aking bagong order na dalawang box na mugs, kasi doon sa LBC pag kuha ko ng mga item ay mayroon akong nakakwentuhan tindahan doon sa harap, no? Minarket ko na kaagad siya, hindi ko pa nakakuha, at may nakuha ko agad na 40 na mugs, no, na ipapagawa sa atin. And magic mugs na siguro nasa 10. No, kaya ganun lang palagi. No, kung gusto niyo matutunan yung tamang pagmamarket, no, kung paano yung the way na magmarket ako ng aking mga product and services dito, may video ako na ginawa, no, kung paano kikita yung inyong digital printing business. Kasi kung nakakabili nga kayo ng mga equipment, no, sinunod nyo yung mga nauna kong vlogs na pinakamaliit na puhunan, yung sa mga gamit na shinare ko dun sa aking shop tour. Halimbawa, nakabili na kayo nun, hindi nyo naman na imamarket ng maayos, wala din kayong mga customers, ang mangyayari dun, may stock up din yung mga gamit nyo, lalo na yung mga printers. No, itong mga gamit pa naman natin dito ay madali masira. No, kaya kailangan ay natin lagi. May market natin at magamit natin lagi yung ating mga equipment. Okay, so proceed na tayo dun sa ating pagpiprint ng mug. No? Pero before that, syempre mag-aano muna tayo ng layout sa ating computer. At ituturo ko din sa inyo kung paano ako nag-layout. No? Kasi yung sa mug natin ay sublimation process yan. No? Kaya naka-mirror. Ngayon, ipiprint natin yung design sa sublimation paper. O ganun. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie. Isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. At ang business ko ngayon ay itong digital printing. At nagre-repair din ako dito ng mga computer and printers. No, kaya busy tayo dito sa ating maliit na shop. Ito sa bahay. Okay? So tara, proceed na tayo dun sa ating computer. Hi guys, dito na tayo ngayon sa ating PC. At i-re-record ko na yung ating screen. No, papakita ko sa inyo kung paano mag-layout ng design na ipiprint natin sa mug. So, pagpasensyahan nyo na medyo maingay kasi nagkakataon ngayon ng
mga designs din sa ating kamay. Para maingay yan pag nagka-cut. Nantayin lang natin. Nag-open na ako nitong screen recorder natin. Ang gamit kong screen recorder ay Bandicam. So kung gusto nyo rin mag-share ng mga tutorials gamit ang inyong PC, ay pwede nyo itong gamitin. Okay? Start ko na yung pag-record. 1, 2, 3, start. Ginaganan ko para pag sa editing, alam ko kung saan yung start. Okay, so dito tayo sa Photoshop natin. File, open. Ako kasi, dito sa printing ko, meron akong mga templates na. So, may Photoshop files folder ako dyan. Ayan, face mask. Lahat dyan may mga template na ako, rip magnet, netcap, mag. So dito tayo sa mag. Ayan. Ngayon, bukas tayo ng isang design. Ayan, marami na nagpagawa rin sa akin. Diba? So ngayon, bukas tayo ng isang design. Siguro ito na lang. Bunso. Yung ginawa kong mag sa kapatid ko. Pagal yung PC ko eh. Mag-upgrade ako sa mga susunod na araw pag dumating yung aking RAM. Ayan, ito yung design na ginawa ko sa kanya. So dito, sa Photoshop may mga layering kasi yan. And kung hindi nyo pa masyadong kabisado ang Photoshop, ay gagawa tayo ng mga tutorial sa susunod. Okay, so ito yung ano natin. Ang gagawin natin, di-delete ko lahat yan. Yung mga laman. Bali yung size nitong ating canvas, may kita natin yan dito. Canvas size, 8.5 by 3. So 3 inches lang yung aking height and 8.5 yung haba ng aking canvas. Okay. Ngayon, gagawin natin, hahanapin ko na yung aking design. So, kasi yun ay paggawa sa atin ng lean and green. Ngayon, bubuksan natin to. Since itong aking na-download na logo nila ay naka-PNG na, wala nang background, lalagay na lang natin yan dito. Lalagay natin. Ito pala, yung nakikita nyong line na ito, ay mga guide yan. So dito yan makikita. View and new guide. Yan. So pwede tayong mag-add ng mga guide kung gusto nyo i-center yung mga ano nyo, diba? Pero ako, hindi ko pa naman siya kailangan. So pwede ko nang matansya dito. Kaya naglalagay ako nyan. So dito ko naman yan inaano sa background. Halimbawa, gagawa ako ng isang layer. Yan. Ngayon, buhusan ko lang yan ng white. Yung kailangan selected siya, yan. Pagkabuhos ko, pagka nag-move ka, ayan o, makikita mo yung mga anchor point, yan, na yan. Yan o, yung mga points na yan. Yan yung pinaka-center ng shape. Yan, kaya nilagay ko din yung ano, para matansya ko yung gitna. O, diba? Ngayon, pag hinold mo to, yan, kailangan nilagay din natin yung ano sa gitna. Yan. Center din natin yung design. Tapos tansyay nyo na lang yung gilid. Diba? Siguro ilagay ko medyo gitna. And then, ano natin to? Kasi sa mag-printing, sublimation process, ang gagawin natin dyan ay i-reverse natin. So dito tayo sa image rotation, and, hindi, dito pala. Hindi natin ito direct, itong shape lang. So transform lang natin, control T. Yan, and then flip horizontal. So yan, nireverse lang natin yung image. And then sa pag-duplicate naman, pwede dito, right click nyo, and then duplicate layer. Yan. Pero may shortcut din yan, control J. Yan. So may duplicated na tayo, idadrag na lang natin. Yan, nakita nyo rin doon, no? Duplicate copy na siya. O, diba?
ang mangyayari niyan ay nakaganon. Din and green na pa ganon na pagka parang paharap na siya. Okay. Siguro okay na yung design natin. Ipiprint na lang natin yan sa ating sublimation paper. Okay, so save muna natin siya. Save as natin para hindi mabago yung file ko na dati. Punta tayo dito sa din and green. And then, din and green. Save. Okay. And then, file, save as ulit natin. PNG na lang natin. PNG. Anong PNG? Walang PNG, JPEG na lang. Kasi pagka CMYK, walang PNG. RGB lang yung meron. Okay, so, pwede na yan. Din and green.jpg. Ngayon, dahil marami yung mugs na gagawin ko sa kanila, pang giveaway daw kasi to nung company nila, ay mag-open ako nung template ko. Dito sa mugs. Ayan, meron akong A4 size na dito. Ayan. Kasi A4 size yung ating sublimation paper. Ngayon, ay i-delete ko na itong mga dati kong ginawa. And then, open ko ngayon yung ginawa natin na design. Sa din and green. So, dito yung sa din and green. Ito, din and green.jpg. Okay. So, ito na yung design natin. And para malagay mo yan sa kabila, drag and drop lang. Sa A4, drag lang. Ayan. So, dyan na yan. O, diba? Pwede kang maglagay ng outline para malaman kasi transparent yung background niya, white. Lagay tayo ng stroke. Ayan, para malaman natin yung boundaries, yung pagunting mamaya. Okay. So, pwede pala tayong gumawa dito ng madami. Kasi nga, kahit wala ng stroke pala, doon na lang natin. Edit, step backward. Pwede tayong gumawa ng madami dahil transparent naman yung kanyang background. Okay. So ulitin natin. Ulitin natin yung pag-save. Gawin natin yung mode na RGB. Ayan, don't platin. Gawin natin RGB. And then, wag na tayo mag-background. File, save as, JPEG, PNG. Save as, yan. File, save as, and PNG. Yan, din and green.png. Okay, so, interlace none para walang background. Okay, ngayon, na-save na natin doon. Punta na tayo dito sa A4 natin. File. Open. And then, PNG file ito. Dito drag natin mapunta sa A4. Drag and drop lang. Hindi ito. Hindi yung logo. Isa lang yun eh. Hindi yun. So, hindi rin ito. File, open. Ito pala. Din and green, PNG. Yan. I-drag natin dito. Oh! Nagbablog ako, tahimik. Okay, ilagay natin yung design dito. Ayan. Duplicate na lang natin. Ctrl-J. Ayan. Ibig sabihin, makakadami tayo ng gawa dito sa isang sublimation paper. So, para makatipid tayo, ay gagawin natin yan. Ctrl-J. So,
kasi sa sobrang tipid, lalong na ano eh, mapalpak. Yan yung lesson na natutunan ko eh. Pag sobrang tipid, mapalpak lalo. Yan. 2, 4, tama yan, 5. So, apat na sublimation paper yung magagamit natin. Okay, so yung gamit ko palang sublimation paper ay ito. Ayan. So, quaff din ito. Quaff sublimation paper. Ngayon, ay meron akong sublimation printer din. Ayan. So, doon yung aking printer. Doon yung aking sublimation printer. Ito. Ayan. Magpiprint na ako ngayon ng design. No, mag-print na tayo. So, gagawin tong apat na. Para isa na lang. So, kuha tayong apat na page. Then, lalagay ko dito. Ayan. So, nailagay ko na doon. Nailagay ko na yung ating papel. Lagyan ko ng ruler pala kasi yung L120 walang pansalo ng ano ng papel. Okay, so dito na tayo sa screen. Ngayon ang gagawin natin ay ipiprint na natin. So file, print, print. Medyo nabablang ko ngayon. Okay. So ako, bago ako mag final print sa mga materials sigaya ng dark transfer paper, light transfer paper, or itong sublimation paper, ang ginagawa ko muna ay nag-test ako. Ayan. Settings, ang pipiliin natin ay A4 size and high quality. Na-try muna ako sa band paper para hindi sayang. Okay, and then Epson L120 yung aking sublimation. Then print na natin. Okay, tingnan natin. So, galing natin yung alcohol dito. Okay. So yun, nag-print na. Tingin ko okay naman yung ano natin. Okay yung printer natin. Okay, so ito na. No, yung na-print natin sa coupon band. So okay naman yung ating sublimation printer pa rin. At ipa-final ko na yung pag-print sa sublimation paper natin. So, bali yung pag-print pala dyan, no, ang ihaharap nyo ay itong maramadulas na part, itong white. And ang sa likod naman, itong medyo magaspang, parang red. Parang medyo reddish na ano. Okay, so start na tayo sa pagpiprint. Check ko muna yung aking mga papel kung tama. Okay, final na natin. Okay, so ipiprint na natin. File, print. And then
copies, 4 copies. Properties, naset na rin natin kanina, high A4. Ayan, print. Go na natin. Medyo mahaba lang yung tutorial na ito kasi step by step. Ginagawa ko step by step para maintindihan natin ng maayos. Okay, so wait na lang natin na matapos yung design. Mamaya proceed na tayo dun sa paglalagay natin ng mga design sa ating mouse. Okay? So, antayin na lang natin. Okay, ito, tapos na tayo mag-print ng ating mga design sa sublimation paper. Ngayon, i-cut ko na to para maidikit na natin sa ating mga mugs. Okay. Okay, i-cut na natin yung ating mga designs. Ayan, tansya-tansya na lang. Kunin ko lang yung mga mugs natin. Okay, so yung pagkakabit nito ay simple lang. Kailangan natin itong thermal tape, thermal tape or heat resistant tape. Walang gunting. Bang na gunting. May lumabas na gunting sa pinto. Yan. So, kuha lang akong thermal tape. Magupit tayo ng mga 4 na piraso. 4. Ang paglalagay nito simple lang. I-ano natin yung design. Ayan, tansyahin natin. I-tansya natin yung gitna. And tingnan na lang natin kung ito kasi medyo ano yung design ko, lamang yung sa kabila. So hindi natin siya ipapantay totally. No, yung pantay na pantay. Yung design yung titignan natin kung pantay na ba.
Yan, sa tingin ko pantay na yung design. At pwede na nating itatak dito sa ating mug. Okay? So, lagay natin ng tape. Isang tape pwede na. No? Pero pag malapad yung design, ginagawa ko apat talaga. Ito na siya, no? Mamaya babalik na ako pag natapos ko na yung 20 na mags, no? Para tuloy-tuloy na tayo sa pag-press mamaya. Okay. Siguro habang tinatapos ko to, total may mga na lagyan ako ng design, ay mag ano na tayo. Sasalang na tayo ng ating mga mags. I-on muna natin. Ayan. So dito, sa iba yung settings niya dun sa ating 6-in-1. So yan. So yung maximum niya, na temperature, ay 356. Sinet ko as 356. Katumbas niyan sa ating degree Celsius ay 180 degree Celsius. Okay. Next naman, ito yung max na time ng ano natin, max na time ng ating mag mamaya pagka sinalang na natin. Okay, ang next, ito naman yung time, milaw yung time. So ang time ko naman pagka mga mag ay 180 seconds lang. Okay, ngayon ay ano na natin. Ayan, antayin natin na ma-meet niya yung 356 degrees Fahrenheit, and then mag-ano na tayo, sasalang na tayo ng mga mugs. Okay, okay, na-meet na nung ating mug press yung ating 356 na temperature, kaya sasalang na tayo. Wait lang, sasalang na tayo ng mga mugs. Ano natin? Ayusin ko lang yung ano. Ano na natin? Ayan. Set natin yung time para mag-start na siya. Ayan. Pagka tumunog na yan, nag-alarm, big sabihin tapos na yung ating tapos na yung time. Big sabihin, pag tumigil, tapos na yung time. Okay, so wait na lang natin. Okay, nag-alarm na. So, tapos na yung ating time. Ano na natin. Stop natin tong ano. Yan. Then, pwede na tayo magsalang ulit ng panibago. Salang tayo. Salang tayo ng panibago. Okay, itong ano natin natapos ay palalamigin ko lang konti. Ano natin sa electric pan. Matanggalin ko yung pinaka ano niya. Init eh. So ganyan na, 'di ba? Malinis yung patak. Ayan, lean and green. Hindi na natin i-demo kung paano yung sa Magic Mug Printing, kasi same lang naman yun ang proseso. Kung paano yung proseso sa regular mug ay same lang din dun sa Magic Mug natin. Okay, hanggang dito na lang natin tatapusin yung ating video ngayon. At I hope meron kayong natutunan muli, no, sa panibago nating tutorial about sa mug printing. And kung nagustuhan niyo yung video natin, please click yung like button.
At kung bago ka pa lang sa ating channel ay i-hit mo yung subscribe button pati na yung notification bell, yung all, para updated ka lagi sa ating mga video. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga panibagong tutorials and videos, mga tips na siguradong marami kayong matututunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.